Kung kakabili mo lang ng motor at naghahanap ka ng bagong helmet, sigurado ako narinig mo na itong tatlong brands ng helmet na to. Sa video na to, samahan niyo akong i-discuss at pagkumparahin ang full face helmet options from brands na naghahari sa entry-level helmet market ngayon. Evo, Gile, at Sec. Tara, pagbersusin na natin yan. Full disclosure lang po, no? All helmets na i-compare natin dito are standard at ICC certified at pwedeng-pwedeng gamitin for road use natin, no? So, solid to mga helmet na to. Available din yan lahat dito sa Mooncycle. Pinakamaganda, pumunta kayo dito, magsukat, follow nyo kami sa Facebook, message nyo kami para makita nyo kung ano yung mga designs na available. Alright, let's go! Magandang araw ko sa Jex at welcome po sa Mooncycle at sa Versus Series natin na ito kung saan pagkukumparahin natin ang tatlong brands na sikat sa market natin ngayon. Para sa Evo, nare-represent tayo ng GT Pro helmet. Sa Gile, ang kanilang GTS V1 helmet. At sa Sec, ang kanila namang Sec Ace Mono. Yun, para mas mapasimple natin ang Versus na ito, magbibigay tayo ng guidelines at categories na susundan natin. So, didiscuss natin sila based sa price, looks, specs and features, safety certifications, size and weight, comfort, additional features na specific, unique sa mga helmets, and yung value, kung sino yung best value sa mga helmets na to. No? Yun, so nabanggit nga natin, simula natin sa price. So, dito sa Evo GT Pro helmet, sa Mono, nagkakahalaga siya, SRP ng 3,600 pesos. Sa mga graphic options naman, 3,800 pesos. So, kasama natin yung GT Pro Mono Pearl White. Sa box, meron siyang kasama iridium lens at helmet bag. So, nakakabit sa kanya ngayon ay yung kanyang clear lens. So, si GT Pro Mono ay full face dual visor helmet. Meron siyang inner smoke visor. Dito naman sa ating Gile GTS V1, mas mura lang siya ng 100 pesos. Sa GT Pro, 3,500 pesos SRP. 3,700 naman sa mga graphics. Sa box, meron siyang kasama iridium lens din. Nakakabit sa kanya ngayon ang kanyang pinlock ready na clear lens. Meron siyang kasama extra spoiler bukod pa dito sa nakakabit sa kanya ngayon. At same, ni GT Pro, full face dual visor din siya. 3,500 pesos sa monocolors. Sec Ace Mono naman, siya ang pinakamura sa ating comparison na ito. Nagkakahalaga siya ng 3,200 pesos. Mas mura ng 300 pesos sa Gile and 400 pesos naman sa ating GT Pro. Sa mga graphic options naman, 100 lang idadagdag mo. So, 3,300 sa mga Sec Ace graphic options. So, out of the box, nakakabit sa kanya ang kanyang pinlock ready din na smoke lens. Meron siyang kasamang helmet bag, Sec Dry Fit Balaklava, and pinakamalupit sa kanya, meron siyang kasamang pinlock. Kung si Gile GTS ay pinlock ready yung lens pero wala namang kasamang pinlock, si GT Pro yung lens niya hindi siya pinlock ready. Malupit kay Sec Ace, pinlock ready yung lens and may kasama siyang anti-fogging lens out of the box. So napakasulit nito, no? Imbis na bibilin mo po siya separately, isinama na siya ni Sec Ace Mono out of the box. Mamaya didiscuss natin kung anong kahalagahan ng anti-fog lens pag kinabit natin sa mga visor natin. Napaka-solid nito. Talagang makakatulong sa atin to. Especially dito sa atin sa Pilipinas na araw-ulan. So, diretso tayo sa looks. Unahin ulit natin ang GT Pro Pearl White. Looks ng GT Pro Mono. Kung mapapansin natin, siya ang pinakamalaking shell sa comparison na ito, no? Malaki yung kanyang shell size. Yung kanyang spoiler, integrated na siya in comparison sa GTS at sa Sec Ace Mono. Same color yung kanyang spoiler doon sa kulay ng shell. Sleek and sporty look. Napaka-aggressive ng kanyang look. Versus sa GTS at sa Ace Mono, siya, para sa akin, sa opinion ko, siya yung pinaka-sporty. Parang pang-racing talaga yung kanyang itsura. Yung kanyang spoiler, siya rin yung pinaka-aggressive, siya yung pinaka-malaking spoiler. Sa sizing, yung size ng helmet, siya yung pinaka-malaki. Solid. Pogi ang GT Pro Mono. Meron din siya dito mga cuts for aerodynamics. Nakakatulong to sa wind dragging. Pag masyado nang mabilis yung ating takbo, akala natin basta lang siya kinat, pero may tulong talaga siya. No? Actually, pag nakakita tayo na helmet na may nakakabit na iridium lens sa GT Pro, napaka-popogi. So, kasama niya, out of the box, ito ang iridium lens na to. Kung makikita nyo, sa likod, smoke siya. Pag tinignan mo, smoke. Pero yung kulay na anti-scratch visor sa labas is violet. Bagay na bagay dito sa puting GT Pro Mono. Saka, kumbaga sa kulay ang pearl white, siya yung pinaka-pearl white talaga dito sa tatlong to. No? Kumikinang-kinang ang ating GT Pro. Sa looks din ng kanyang foam, meron siyang parang carbon textured design dito sa loob. Na parang
synthetic leather, then kanyang foam, ayos. Mamaya discuss natin further yung comfort saka yung kapal ng foam ng ating mga helmets. Dito naman tayo sa Gillette GTS V1. Nabanggit ko nga kanina, kinabitan na natin to ng spoiler, pero detachable yung kanyang spoiler, pwede mo siyang palitan ng kasama pang extra spoiler. In this case, sa pearl white ng Gillette, meron siyang kasamang clear na spoiler. Yan, pwede mo siyang tanggalin, kakabit mo dito. And ang maganda rin sa Gillette GTS, naboboringan ka na sa itsura ng spoiler mo, no? So pwede mo siyang paltan-paltan. May mga, for example, kung gusto mo ay kulay pula, hanap ka lang ng spoiler na pula na fit for GTS V1, order ka sa Gillette or sa mga authorized dealers, or meron kang tropang naka-GTS din tapos pula yung spoiler niya, pwede mong pagpalitin, no? Para lang maiba yung look, solid. In comparison din sa Evo at sa SEC, siya ang pinaka-maliit yung shell size. Papansin natin yun dito, especially pag suot na. Doon natin makikita na mas maliit yung size ng Gillette. Perfect for daily rides dahil mas maliit yung kanyang shell size, mas magaan siya. So mamaya, check natin yung mga weight ng individual helmets na to. Ano. Same, dual visor din. Meron din siyang mga cuts dito sa side. Engineered for aerodynamics to avoid wind dragging and wind resistance. Alright, tinaulo ko yun. Kung daily lang natin siya magagamit, kung sa daily rides natin or sa city commute, di natin siya masyadong mapapansin. Pero pag nasa high speed, nasa expressway na tayo or malakas yung hangin, doon natin mapapansin yung wind dragging. So nakakatulong yung engineering na ito sa gilid. Actually sa taas meron din, mapapansin mo may linya siya. Nakakatulong talaga yun sa aerodynamics. No? Ang kasama niya rin out of the box is yung kanyang iridium lens na napaka-forma din. In this case, ang alam natin kasama dito is yung silver iridium naman. Then punta naman tayo sa SEC Ace Mono. Yun, out of the box, nakakabit na yung kanyang smoke lens. Meron din siyang mga cuts, pero iba yung design language na ginawa ni SEC Ace dito. Meron siyang malalim na cut dito, malalim na cut sa taas, for aerodynamics din, and para lang mas maging unique siya sa ibang helmets sa market ngayon. Yun, tingin ko yung hinabol na design language ng ating SEC Ace Mono. Same din, at itong tatlong to, hinahabol nila yung sporty, aggressive na look. So, hindi naman din sila sobrang nagkakalayo sa itsura, especially dahil pare-pares din silang puti. Pero, each and every one of these helmets may uniqueness din sa kanila na mapapansin mo na, uy, GT Pro Mono yun ng Evo. Uy, GTS V1 yun ng Gillette. Mapapansin mo na sila agad sa kalsada. Same din dito sa SEC Ace Mono. Same din, meron din siyang dual visor. Same mechanism din. Ngayon, sa looks category, subjective naman yun, no? Kanya-kanya lang din yan. So ako, gusto ko yung itsura ng GT Pro, pero gusto ko naman yung size at yung pagiging maliit ng GTS V1. Kasi mas maliit, mas magagamit ko siya for daily rides. Kumbaga, mas flexible siya. So opinion ko lang yun, kanya-kanya rin po tayo. Pero maganda kasi yung pagka-sparkle at kulay ng ating GT Pro, no? And ang ganda naman ng mga cuts din. Tsaka yung combination ng white and gray ng SEC Ace Mono. Napaka-solid din. Kaya kung ano man yung piliin nyo dito based sa look, hindi kayo magkakamali. Talaga napaka-pogi ng tatlong to. Yun, so i-rundown naman natin yung specs and features na mga helmet natin, no? Starting again with Evo GT Pro helmet. Siyempre, saan ba tayo nasisimula? Laging sa safety standards, no? Meron si GT Pro ECE standard. So pumasa siya sa ECE standard with ICC sticker. Ayun naman yung local standards natin dito sa Pilipinas, no? Ang ECE nga pala is European standard, so dumaan siya sa mga test, and the fact na meron siyang ICC, pasok din siya sa standards na pwedeng gamitin ang helmet ito sa roads ng Pilipinas. ABS composite shell ang kanyang material sa kanyang outside shell. Although hindi naman na nagkakalayo yung mga materials na ginagamit natin sa mga helmets sa price range na ito, ABS or thermoplastic or composite shell, pare-parehas naman na siya, depende na lang sa material used ng manufacturer kung ano yung term na ginamit nila. Sa feel, hindi naman din na sila nagkakalayo. No? Nabanggit nga natin, dual visor technology. Kung mas madalas tayong ginagabi sa daan, mas okay na leave na lang natin yung clear lens. Meron naman tayong dual visor to prevent sun rays. Pag mainit na, no? Masakit kasi sa mata, diba? Duraflex, removable washable foam. So kung mapapansin din natin dito sa loob, meron din siyang mga slots for intercom. Intercom and Bluetooth ready na rin siya. So hindi lang natin nakikita dito, pero parang may pagka-memory foam din yung ginamit na paddings, and may pagka-antibacterial din naman. Wala lang siyang claim. Na nabanggit nga natin, meron siyang kasamang Revo lens sa box. Yun, kung hindi naman tayo masyadong ginagabi sa daan, palitan natin ito para pogi yung helmet natin. Yun, sa specs and features, good to note na rin na talaga
ang pumasa ang Evo GT Pro sa PCE standard, which is a European standard. Alam naman natin na mga European, mataas din ang standards nila pagdating sa safety. Isa sila sa mga nangunguna talaga. Para malaman natin na pumasa ang Evo GT Pro doon, solid yon para sa atin dito sa mga riders sa Pilipinas. Kasi kaya din talaga tayo na bini ng helmet, hindi lang para pumorma, yon ay para maiwasan natin ang serious injury pag tayo ay napapasabak sa mga minor crashes or sa mga hindi natin maiwasan na aksidente. Yon. So, punta naman tayo sa Gila GTS V1. So, yung mga specs and features na dinidiscuss natin, nira-rundown lang natin yung mga claimed specs and features ng mga manufacturers na to. No? Again, dual visor helmet, silang tatlo. Dual visor, meron kang smoke inner visor. Ang naging advantage ng Gila GTS V1 versus GT Pro and dito na rin sa Sec Ace is bukod dun sa ECE na standard na naipasa ng GT Pro, meron din siyang DOT, which is the American standard naman for helmet safety ratings. No? Actually, meron din siya sa China, GB. And kung mapapansin natin dito, ang Gila GTS V1 wala siyang ICC sticker. Pero makikita natin dito is yung BPS certified, meron siyang PS mark, kumbaga yung product safety mark. So meron siyang license number Q4209. Pinagkaiba ng ICC sticker sa BPS is ICC sticker ang kinakabit ng mga safety regulatory board natin dito sa Pilipinas pag dumadating yung mga helmets and other gadgets na actually nagagamitin natin sa Pilipinas. BPS naman or yung PS mark ang ginagawa ng mga safety regulatory board representatives natin, pumupunta na sila dun sa planta. In this case, yung gawaan ng GILE, sinecheck na nila dun yung helmets. Pag pumasa sila sa mga standards na same din na sinet ng ICC, diretso doon sa helmet, tatataka na siya. Hindi na siya istikeran lang. So, meron tayong DOT, FMBS, number 218, and ECER 2206. So, meron din siya mga air vents dito sa taas, functional air vents dito sa baba. Then, ang kanyang exhaust is narito. Natakpan ng spoiler, pero meron naman pa rin siyang labasan. Ang kanyang ventilation ng mga pumasok na hangin, dito yung lalabas sa likod ng spoiler. Yan, same din pala na ating GT Pro, hindi ko lang pala na-discuss. Meron din siya mga air vents dito, sa chin part at sa taas, and ang kanyang ventilation narito na rin yan sa likod ng spoiler. Kung mapapansin nyo yung spoiler, meron na siya mga butas-butas dito. Diyan nalabas yung mga air na pumapasok sa loob ng helmet natin. Wide angle for vision and better visibility. Anti-fog, anti-scratch lens. Pero in some cases, pag malakas talaga yung ulan, nagpa-fog yan. Better talaga malagyan siya ng pinlock. Again, pinlock ready ang kanyang lens. Kailangan mo lang bilhan ng separate na pinlock ang ating GTS V1. Yun. Aesthetically engineered para maiwasan ang wind dragging. Nabanggit nga natin, meron siya mga cuts dito, dito, dito. Punta tayo dito sa kanyang foam. Intercom ready na rin siya. Meron siya mga slots for intercom. Meron din siya same na sa GT Pro. Parang carbon fiber texture. Synthetic leather dito sa gilid. Then, malambot ang kanyang foam. Makapal pero malambot. Parang memory foam style. As per Gile, ito ay antibacterial, antimicrobial, antifungal foam. Removable and washable din. Pwede nating itago yung mga wirings ng ating intercom doon sa ilalim. And from time to time, malalabhan natin yung kanyang foam. Padded chin strap. So, quick release din ang kanyang latch system. Reparehas naman silang tatlo. Quick release. And ang maganda dito kay Gile na medyo specific sa kanya is meron siyang emergency pull tab dito. So, solid, solid option. Then, yung kanyang shell, actually, gawa rin siya sa thermoplastic shell. Nabanggit ko nga kanina, hindi naman na sila nagkakaiba. Yan, punta naman tayo sa Sec Ace Mono. Ayan, again, as per Sec, 2023 thermoplastic shell. Yung updated shell ng Sec Moto Supply sa kanilang mga helmets, mga thermoplastic helmets nila. Kaya, pansin natin, medyo mas gumaan siya. Aggressive and sleek design. Meron siyang mga vents din dito sa unahan. Dito sa taas. Actually, meron din siya dito, pero kumbaga hindi siya functional. Design lang siya. Pero functional yung nasa taas at nasa baba. And just to say, meron ang kanyang ventilation narito sa likod ng spoiler. Dual visor siya. Medyo pointy, kanyang uso, at meron siyang parang lump dito. Pagdating naman sa safety certifications, ang Sec Ace Mono, meron naman siya is yung DOT. So kung si Evo GT Pro, meron siya ng ECE. Si Gile GTS, meron siya both DOT and ECE. Si Sec Ace Mono, meron siyang DOT and ICC sticker. So, DOT yung na-secure ni Sec Ace Mono. Same din, pagdating sa kanyang foam, makapal din yung foam. Although mas malambot in comparison dun sa dalawa, medyo pakiramdam ko mas hard.
shallow siya ng kaunti. Pero okay naman, makapal pa rin siya both dito sa gilid at sa likod. Kung mapapansin natin, Bluetooth ready na rin ba siya? And parang wala siyang butas na specific para sa Bluetooth intercom, pero malalim naman saka makapal yung foam dito. I think kaya namang pasukan siya ng Bluetooth intercom. Ayun nga lang, hindi siya specific at hindi siya claimed na Bluetooth intercom ready. And simple, mas simple ang kanyang foam sa design at sa function. Same din, quick release, adjustable, padded din ang kanyang quick release. So na-adjust din siya with paddings para mas komportable. And removable at washable din ang foam. Punta naman tayo sa safety features and certifications. Yan, so nabanggit ko nga kanina, no, ECE and ICC certified ang ating GT Pro helmet. So nakasecure siya ng ECE from the European standard. May mga series of tests yon. Meron siyang QC, final QC pass naman dito sa Pilipinas at ICC sticker na katunayan na pwede siyang magamit at safe siya magamit sa roads natin sa Pilipinas. Yun nga, si Jile, siya ang nakakuha ng madaming certifications, no? Meron siyang DOT from the US, ECE from Europe, meron siyang China GB, so meron din siyang BPS certified, meron siyang product safety license. Dahil din sa mga safety standards na yun, na-awardan siya ng Q Asia ng Best Durable Motorcycle Rider's Helmet Brand. Actually, medyo bata-bata pa ang Jile, nakakuha niya na yung award na yun. No? I think talagang bago ilabas ang Jile, pinaghandaan nila yung mga certifications na yun. Yun ang magiging pinaka-marketing approach ng Jile sa atin, ang kanilang safety. Na yun naman talaga dapat ang unang approach natin pagdating sa helmet, diba? Especially sa price point na to. Kahit sabihin natin na 3,000 to 4,000 peso price range is malaking pera pa rin siya, diba? Kaya talagang gusto natin kompleto yung makukuha natin sa isang helmet, no? Especially sa safety side of things. And pagdating naman ulit sa SEC, meron siyang DOT FMVSS number 218. So DOT certified ang ating SEC Ace Mono and ICC sticker din syempre. Yun, so far so good. Okay naman ang comparison natin, no? Although iba-ibang brand siya, hindi naman nagkakalayo ang laban natin sa versus na ito, no? Yun, so diretso naman tayo sa size and weight. So dito sa ating GT Pro, ang GT Pro natin wala siyang claimed na weight, pero I think nagre-range siya sa 1,700 grams, mga ganon. Makikita mo, mapapansin mo din kasi yung kanyang weight compared sa Jile GTS at sa SEC. Then, doon na rin pumapasok yung isa sa mga disadvantage niya na mas malaki yung shell niya. Nakadagdag yun sa weight ng helmet. Sabihin natin, 200 to 300 grams lang naman yung difference niya. Malaking difference ba yun? I think yes. Especially pag mas matagal-tagal na yung biyahe natin, no? Doon na pumapasok yung tinatawag natin na neck strain. Sa katagalan ng biyahe natin, medyo nagbibigay na ng bigat yung helmet sa atin. Nakatulong talaga yung extra 200 grams na yon sa pananakit ng ating leeg. Doon naman pumapasok yung weight advantage, in this case, lesser weight ng GTS V1. Meron lang siya 1,450 plus minus 50 grams. Para sa isang dual visor na helmet, napakaganda nun. Maganda yung timbang na yon. Ayun ang isa sa pinaka nagustuhan ko naman sa Jile GTS V1, no? Yung kanyang sleek at mas maliit na shell at dahil doon, napagaan nila yung helmet. I think nakatulong din yung kung naman yung plastic or material na ginamit dito sa pinaka shell. I think dito naman sa ating Jile, dahil flexible naman ang kanyang plastic at mukhang talagang pinatibay ng Jile ito, safe naman tayo kahit mas magaan at mas maliit ang kanyang shell. So dito naman tayo sa SEC Ace. Mapapansin natin, hindi siya ganun kasing bigat ng Evo GT Pro, pero hindi rin naman siya ganun kasing gaan ng Jile GTS. Papalo ang weight nito around 1,550 to 1,650 sa ganung range. Pero para sa isang full face dual visor helmet, maganda na rin yung timbang na yon. Average weight na rin siya, especially for daily riding, okay na rin siya. Hindi siya kasing versatile ipang long ride with regards sa weight sa Jile GTS V1 helmet, pero solid na rin to. Mapapansin din kasi natin, no? Hindi lang siya makikita sa video, pero parang mas malaki or mas malapad ng kaunti yung shell ng SEC Ace Mono compared sa Jile GTS V1. Yun din yung nakakontribute dun sa kanyang weight na around siguro mga mas mabigat to ng 100 grams sa Jile. And yung material din na ginamit, parang kita natin medyo mas flexible yung plastic or yung material na ginamit ng Jile compared dito sa ating SEC Ace. So pagdating sa size and weight, ibibigay natin yung point natin sa Jile GTS V1. Punta tayo sa comfort. So unahin natin sa comfort, syempre, diretso na tayo agad sa paddings. Napansin natin ang paddings ng ating GT Pro. Hindi siya ganong kasing kakapal sa entrada compared sa Jile at sa SEC. May tigas siya ng kaunti. Pagdating naman din sa foam, hindi ibig sabihin na malambot ay maganda na rin talaga, no? May kanya-kanya ring advantages ang tigas at lambot ng foam. I think memory foam din ang nagamit ng Evo dito sa kanilang paddings. Although less na yung padding niya dito sa ibabaw, nakikita-kita mo na rin yung upper part
part ng helmet. Kita mo na yung parang styrofoam-like material na ginamit nila dito. Pero so far, sa experience natin sa GT Pro, pagdating sa comfort, okay naman siya. And nabanggit ko nga lang, disadvantage niya talaga din sa comfort ay yung kanyang timbang. And kung mapapansin natin natin, medyo mas mahaba yung uso ng ating GT Pro dahil nga sa as a race helmet din siya ginagamit. Pero pag gagamitin mo siya on a daily, balance niya kasi medyo papunta sa unahan. E kung ang motor mo ay medyo upright, lalabanan mo yung balance of weight na nasa unahan. No? Pagdating sa comfort, medyo tagilid ang GT Pro mo no, versus dito sa dalawang to. Dahil nga dun sa extra weight niya. Pagdating sa comfort, dito tayo sa Gillette GTS V1 helmet. Dahil sa kanyang weight alone. Dahil siya yung pinakamababa yung weight, in a way, mas komportable siyang gamitin din sa daily or sa long rides. Punta tayo sa foam. Makapal yung kanyang foam sa entrada. Ang mapapansin natin, medyo mas mahirap-hirap siyang isuot. Pero eventually naman yung foam na ito ay aakma din sa mga mukha natin. At mas malambot yung type of foam na ginamit dito. Pero hindi porke mas malambot yung foam, mas okay na, mas komportable. Kasi usually, ang mas malalambot na foam, mas mabilis siyang mag-umampaw o mag-disintegrate compared sa mas makakapal at matitigas na foam. Although may advantage din na malambot nga, comfy kasi siya eh. Sa ibabaw, meron din siyang more foam. May mga umbok-umbok na foam din siya sa ulo compared sa Evo GT Pro. Advantage din yon. And di mo agad makita yung styrofoam-like material dito. Dahil meron din mga mesh parts pa sa ilalim ng foam or nakadikit dun sa foam padding sa ibabaw ng helmet. Although merong patusok din siya, pero hindi siya kasing pronounced at kasing bigat ng sa ating GT Pro Mono na nagdadagdag ng weight. So medyo balansyado pa rin sa gitna yung timbang ng helmet. So dahil mas maliit yung helmet, lesser size, mas matagal yung next strain natin dito sa Gillette GTS V1 compared sa ating GT Pro and sa Sec Ace Mono. So dito naman tayo sa comfortability ng Sec Ace Mono. Yes, kung titingnan natin, makapal yung kanyang foam, pero meron akong feeling na medyo mas hollow siya. Ito yung sinasabi ko na hindi porke malambot at malaki tingnan yung foam, okay siya. Parang medyo hollow siya inside. Hindi naman din siya agad-agad maampaw talaga, no? Kasi memory foam naman yung ginamit dito, sigurado. And meron din siyang padding dito sa taas. Check din natin yung sa GT Pro ulit ha. Meron din sa GT Pro, hindi lang yung buong ulo. Tapos yung orientation ng paddings kasi ng ating GT Pro, patayo. Ang ating sa Sec Ace and Gillette GTS, yung talagang patches of foam. Hindi mo masyado agad mahahawakan yung styrofoam-like material. Ayun, pagdating sa comfort, ibibigay ko pa rin yung point dito sa Gillette GTS V1. Although hindi naman nagkakalayo-layo talaga yung comfort ng tatlong helmet na to, no? Talaga lang may advantage ang mas magaan na helmet pagdating sa comfort. Especially kung iraride ko siya maghapon, iraride ko siya na mas malayo, mas less yung next strain ko dito sa Gillette GTS V1 dahil sa kanyang lesser weight. Yan, punta naman tayo sa additional features na specific sa mga helmets natin na ito, no? Or yung mga additional features na nilagay na ating mga manufacturers bukod sa pagiging safe at komportable ng mga helmet na ito. So, ang ating Evo GT Pro, Bluetooth intercom ready. Meron siya mga holes dito. Lalagyan na ng mga earpiece ng ating Bluetooth intercom. Removable and washable yung foam. So, pwede natin ipitin yung mga wirings ng ating Bluetooth intercom sa ibabaw at sa gilid-gilid ng foam ng Evo GT Pro. Sa Gillette naman, ang isa sa pinaka nagustuhan natin na unique feature niya is itong emergency pull tab for 3,500 pesos na meron na siyang emergency pull tab, napaka-solid nun. So itong emergency pull tab, ginagamit siya ng ating mga medical experts, medical responders pag nagkakaroon ng aksidente. No? Pag na-aksidente tayo, hindi naman tayo pwedeng basta-basta galawin or basta-basta buhatin or tanggalan ng helmet kasi hindi natin alam kung ano yung mga nagiging bali natin. No? Pero para malapatan yung na-aksidente ng mga first aid or kung ano may mga unang responding kailangan gawin, kailangan tanggal yung helmet, diba? Ang gagawin nila dito, ito yung tatanggalin nila daw ng isang higitin lang nila to at matatanggal na agad nila yung foam na to. So, mas madali mong matatanggal yung helmet doon sa na-aksidenteng rider. Napaka-solid nun. Simple lang siya, pero para mailagay siya sa gantong halagang helmet. Usually kasi nilalagay ito doon sa mga race helmets, mga MotoGP or sa mga iba pang race helmets na ginagamit para nga yun nga, doon kasi yung madalas na aksidente, diba? So, kailangan talaga mabilis matanggal yung mga helmets nila sa kanila. Pero para bigyan tayo ng Gillette GTS V1 ng ganito, napaka solid nun. And same din na Evo GT Pro Bluetooth intercom ready na rin siya. Meron siyang mga holes na pwede mong paglagyan ng earpiece ng iyong Bluetooth intercom. And isa din sa feature niya
Di ko na pala na-discuss kanina. Kung makikita nyo dito, sa side, eyeglass ready siya. Meron siyang pasukan ng mga glasses para sa mga medyo malalabo yung mata na kailangan pa rin magmotor, di ba? Siyempre, lumalabas pa rin tayo sa kalsada, dapat nakasalamin pa rin tayo. Ako din, kadalasan, kasi yung mga helmets ko, hindi naman siya dual visor. Lagi ako nag-shades pa rin pag nagra-ride. Good thing na ang Gile, naisip nilang lagyan ng eyeglass ready ang kanilang foam para meron tayong pagsisingitan. Hindi masikip pag nagsusuot tayo ng mga glasses natin. Yon ang kanyang visor in comparison sa GT Pro, pinlock ready na siya. Although, bibilhan mo lang siya ng separate na pinlock. O around siguro mga 600 to 800 pesos din yun, no? Additional cost. Malaking tulong din talaga ang pinlock dito sa atin, especially pag nag-uulan. No? Yon dito naman tayo sa Sec-Ace Mono, additional features and advantages niya. Pinlock ready lens. And out of the box, meron ka ng anti-fogging lens. Para sa presyong 3,200, siya na yung pinakamura dito. Siya pa yung merong kasamang anti-fogging lens. Ang anti-fogging lens kasi, kinakabit natin yan dito sa ating mga visor, sa ating mga lens, para if ever umuulan, di ba, napapansin nyo pag humihinga tayo, nagfa-fog. Dahil hindi pantay yung temperature ng labas doon sa temperature ng loob natin. Biglang lumamig sa labas eh. Sa loob ng helmet natin, mainit. So, doon nagsisimula yung tinatawag natin na fogging. Pag nakakabit yung anti-fogging lens natin dito, naiiwasan na yung pagfa-fog. So, kahit na ulan, hindi mo na po problemahan yung paglabo nung iyong lens. Hindi mo na siya pupunas-punasan. Medyo delikado din, di ba? Laking tulong talaga ng anti-fog lens na kasama na sa Sec-Ace Mono Solid. Gusto ko rin yung kanyang sleek design. Especially itong puti, yung combination ng light gray na Sec-Ace logo sa Arctic White color ng ating Sec. Solid. Nagustuhan ko to. Yung mga cuts niya, unique siya. At hindi rin siya kabigatan compared sa ating GT Pro Mono. So, perfect din siya as a daily helmet. Yun, sa Bluetooth connectivity naman, wala siyang specific holes. Pero malalim kasi yung kanyang foam. Pwede mo tong lagyan ng Bluetooth intercom pa din. Dahil, yun nga, removable naman yung kanyang foam. May tatago mo yung mga wirings. And meron siyang parang slot naman dito. So, last but not the least, punta naman tayo sa value category natin, no? Dito na natin susumahin kung ano yung value na may ibibigay ng each and every one of these helmets sa atin. Again, unahin ulit natin ang Evo GT Pro. For 3,600 pesos SRP, meron ka ng solid built, solid size helmet na napaka-pogi. In my opinion, pinaka-pogi sa tatlong to. Meron ka ng kasamang napaka-solid, napaka-poging iridium lens out of the box, dual visor, full face helmet na siya. Solid din ang kanyang foam. Although, sa comparison natin na ito, no? Kahit 100 pesos lang yung nilamang niya dito sa Gile GTS V1, siya pa rin yung pinakamahal dito sa tatlong ito. No? Although solid built siya, siya pa rin yung pinaka-pricey helmet. Ang maganda lang din talaga sa Evo, meron talaga din silang na-built na kanilang culture and following. No? Kaya marami pa rin talagang fans ng ating Evo helmet. Hindi lang dahil dun sa helmet, kundi dun na rin sa brand na kanyang nare-represent. Pero kahit ganun pa man, siya na yung pinakamahal, siya pa yung pinaka-pabigat na helmet sa ating comparison. So sa Gile GTS V1 naman, mas mura siya ng 100 pesos sa Evo GT Pro. Mas magaan siya at the weight of 1,450. Full face, dual visor na rin siya. Same vents. And ang kanyang ikinalamang naman sa dalawang ito, ang kanyang mga safety certifications, punong-puno. And meron din siyang mga freebies out of the box. Meron siyang spoiler. Meron siyang iridium lens na kasama. Sa value perspective, lalagay ko sa second place ang Gile. Dahil, napaka-solid ng value proposition kasi ng ating Sec-Ace Mono. No? Ang Sec-Ace Mono for 3,200 pesos. Full face na rin siya. Smoke lens ang kanyang kasama. Dual visor na rin siya. Sa box, may kasama siyang anti-fogging lens. Para sa 3,200, mas mura siya ng 400 pesos sa Evo at 300 pesos sa Gile. Meron siyang kasamang anti-fogging lens. Doon pumasok yung value sa akin. Mas mura na, mas maganda pa yung kasama niya sa box. May kasama rin siyang free clear lens. Ha? So, conclusion naman na tayo. No? Na-discuss naman na natin yung specs and features ng each and every one of these brands. Ang ating Evo GT Pro, Gile GTS V1, at Sec-Ace Mono. Sa Evo, kung naghahanap ka ng sizable helmet, solid build, full face dual visor, especially dun sa iridium lens na kasama niya, no? Solid na option talaga ang GT Pro doon. Alam naman natin yung brand recognition ng Evo helmets, especially dun sa culture na naibigay nila ngayon sa market. Kung avid follower tayo na Evo helmets, sa ang Evo GT Pro sa pinaka-solid sa lineup ng Evo ngayon sa halagang 3,600 pesos. Isa siya sa best value helmet na offer ng Evo helmets today. Yon for 100 pesos less sa halagang 3,500 pesos, ang Gile GTS V1 ang isa din sa pinaka-best value full face dual visor helmet option ngayon sa market. Maganda yung size, magaan siya, dual visor, may kasama rin siyang iridium lens, maganda ang kanyang foam paddings. Meron na rin siyang emergency pull tab na napaka-solid, no? Eyeglass ready, Bluetooth intercom ready. At sa comparison na to, no? Siya lang din ang may claimed certifications from both ECE at DOT. So, napaka-solid ng safety certifications na na-secure ng ating Gile GTS V1. Kaya solid na solid as daily at long ride option
helmet ang Gillette GTS. At para sa lowest price helmet naman dito sa ating versus, ang Sec Ace Mono sa halagang 3,200 pesos, nabigyan natin ang best value dahil sa kanyang sleek design, pinlock ready lens, at may kasamang anti-fogging lens out of the box. Malaking bagay yon. Dual visor na rin siya, same ng Gillette at Evo. At para sa halagang 3,200, almost if not the same quality na rin siya ng dalawang ito, but meron siyang mga extra kasama na talagang solid nga naman talaga. Marami ng kasama, nakatipid ka pa, no? So yun, kung alin man yung mapili nyo dito sa tatlong to as your new helmet, siguradong-sigurado ako, sulit naman talaga yung purchase nyo dito. O nga pala, available lahat yan sa Mooncycle Motoshop located at Linderson Arcade, San Pablo City, Laguna. Like and follow nyo lang yung Facebook page namin para ma-message nyo rin kami ay mga available tayo. Yun, again, maraming salamat po sa pagsama at panonood. And please, palike and share naman po ng video na ito. At kung hindi pa po kayo nakapollow, pakiclick na po ng subscribe button dyan sa baba para makagawa pa tayo ng iba't iba pang content tulad ng versus na ito. At kung gusto mo namang malaman ang difference ng full face at modular helmet, click mo lang tong video na to. Yan. Alright.